tayo ngayon dyan mga kamotospeed. So, nagtetesting tayo ngayon ng Supra GTR. So, titingnan natin kung gaano siya magandang sakyan. So, subukan natin. So, sandar pa lang niya aggressive sa ano, acceleration ng motor niya. So, maganda siyang sakyan kasi malaki yung gulong niya. So, yung gulong niya sa 1980 by 17. So, sa likod naman ay 120-70 by 17. So, magkaparehas lang sila sa Sniper. So, dati nang may review ako sa Sniper, so nakikita kong ano yung ano, pinagkaiba. Ang isa sa panagkaiba ay yung handle niya. Parang mas mahaba yung Sniper. So ito, mas maliit, mas malaki sa Sniper. So parang mas malaki yung handle niya. Tapos yung ilaw direkta. So yung ilaw niya direct pag pinandar mo yung ilaw na sa agad. So sobrang traffic tayo ngayon. So kailangan mag-ikat tayo kasi hiniram lang natin tong motor para naon maka-experience tayo ng Honda Supra GTR. So ayaw ko naman na magasgasan or anong mangyari dito sa motor. So ang daming sasakyan. Ay. So smooth rin yung pagkambyo niya. So maganda rin. So pag binirit mo siya, sobrang ano, aggressive. Tumataas agad yung RPM. Kahit kunting birit mo lang, tumataas agad yung RPM. So yung RPM niya hanggang 11. So ano siya, 4 gram fuel injection. So PGM FI siya. So kailangan mag-ingat tayo kasi hiniram lang natin tong motor. Mahirap na kung ano, nadisgrasya natin. Eh hiniram lang natin yung motor. So yan. So yung ano niya, yung rangkada niya eh medyo malakas din. Kahit anong tawag nito, pagkambyo mo pa lang, maramdaman mo na yung pagkambyo. So itong Honda Supra GTR ay ano siya, hanggang 6 yung kambyo niya. So hanggang 6 gear siya. So katulad rin siya ng ano, RS Sonic 150 na hanggang 6 gear yung kambyo niya. So yung sa hirap niya ayos din, medyo malaki rin kasi kitang-kita sa likod. Play na siya niya. So mas ano lang, siguro dahil bago pa lang, so medyo ano konti, so medyo may pagka parang matigas konti. So yun naman ang pinagkaiba. At Sniper kasi sobrang lambot ng shocks niya sa harap, sa likod. So ito kasi ay medyo ano, medyo hindi naman siya matigas. Kasi yung dinadaanan ko medyo ano yung daanan ko, medyo makaaning ko ba. So yeah, so medyo maraming ko ba, so medyo ano siya,
Yo, medyo may pagkatikas konti yung shot niya. Kasi sniper kasi medyo ano malambot siya. Kasi siguro ano dahil bago pa lang siya, kaya medyo matikas-tikas pa yung mga ano niya, laser shots niya. Kawas ano ah. Pag nag-drive ka ano, medyo ano lang kasi. Medyo maharap ka lang konti. Kasi sniper kasi medyo ano naman niya. Medyo malikot ka. Pag nag-drive ka tong Honda Supra GTR medyo maharap ka ng konti. May maligaw na. Yeah. So, retesting yung ating konti. Tingin ko mas malakas na ito kaya sa sniper. So, sa tingin ko lang. So, hindi ko pa kasi nasubukan yung sniper tokso. So, sabi nila malakas din yung pinja. Pero, kung titingnan ko ito, makikita nyo yung pag-camera kung medyo malakas din siya. So, dun sa kinta niya, kaya niya mahigit. Ano? So, titingnan natin. Tapos yung flasher niya nasa baba. Tapos yung busina. So yun yung ano to, yung busina niya. Ayan. So ito yung flasher. So tingnan natin yung flasher. Ayan. So yan yung flasher. Tapos yung headlight niya ay LED na rin. So tingnan natin yung high. So yung high niya, umiilaw silang dalawa. Tapos yung low eh, yung nasa taas ang ilaw. So yun na yung flasher niya. Tapos yung park light. Yung park light niya. So yung preno. So yan yung ilaw niya. Tapos preno natin. Yan. Tapos yung ano niya, para din sa ano, parang parehas din sa sniper kasi ganito rin. Medyo may hiwalay siya na lagayan. So yan. So meron din siyang ano, parang steady na ilaw dito para makita yung plate number. So subukan natin ulit. Lumalakas lang yung hangin. So yung kanina, so sa kinta niya eh ano, kahit ano yung hangga, mahigit 120 yung kinta niya. Hindi pa natin masyadong ano yung patakbuhin ng mabil kasi ano tawag nito. So 2 weeks pa lang yata itong motor. So 2 weeks pa lang yung motor. So ito, tingnan natin yung indicator niya. So ito yung indicator niya pag nag-high ka. Meron din siyang ilaw. Tapos yung RPM hanggang 11. So yung flasher naman, yan yung flasher. Sa kabila naman, yan din. So low natin. Tapos yun din yung indicator ng ano, yung mga temperature, yung dalawa, sa radiator saka sa makina. So yung ano, fuel gauge. So andito rin yung fuel gauge niya. Tapos yung cambio. Gilid natin ito. Tapos yung cambio. So dito siya. So 2 3 4 5 and 6. Tapos balik 5 4 3 2 1. Tapos neutral. So parehas din sa Sonic na half yung cambio niya. Half din yung cambio niya. So papareha sila ng mga rider. So yun nga, mas malakas nga ito.
Ano lang siya? Kapag drive mo eh, medyo maharap ka lang konti. Medyo maharap ka lang konti. Tapos ano, hindi ka mapapalikod ng masyado kasi parang may ano siya. Parang may nakalagay sa likod mo na para parang ano niya, tawag ito. Parang bakuran niya yata, tawag ito. Alam niyo sa Tagalog ah. Yung parang ano, parang hindi ka mapatras, may isa pang sa kwet mo. So yan. Ano yung bilib ako dito ah? Ay. So parang mas malakas ito kaysa doon sa Raider car ba? Kasi pag yung stock ng Raider car, ilan lang yung makakapalo ng 130 or 120 na pure stock. Pure stock na handa dito ah. So aggressive din siya sa ano RPM. So ano to, hanggang 11 yung RPM niya. Pag nagli-limit siya hanggang 11. So kapag na-raise mo na yung 11, nililimit na siya. So ito yung ano, Honda GTR, ano, Honda Supra GTR 150. So ayos siya. Wala akong masasabi sa performance niya. Pero medyo mahangin lang kanina kasi kung pabalik ako. So, naano ko na tawag ito. Parang hinaharangan ako ng hangin. So, balik na natin. So, mag-thank you tayo kay Kuya. Kapag tirang. So, doon pa lang sa kita, makikita mo na. Kaya niya hanggang 120.